ayaw pumasok dito sa loob kasi malaki. So iiikot siya sa gilid. That one's gonna go. Is that the one that mom's That's making? That's mom wants. Yeah. Okay. In with the new, out with the old. Right. If you want. Good morning, mga madlang people, viewers. Welcome to Marie's Life in Australia. Kagigising ko lang kanina ng mga batang 6 o'clock or 6:30. Sobrang lamig, 14 degrees centigrade. But you see, ang secret dyan, kahit ka tinatamad na bumangon, have a shower. Kasi pagkaligo, I feel warm. Hindi ako giniginaw na ngayon. So, papakita ko ngayon sa inyo sa labas kung ano ang weather. Sobrang lamig po. Naku, grabe. Kaya ang sekreto, maligo. Yan, titignan nyo, mukhang hindi uulan, pero uulan tayo in the next 3 days. Kita nyo ang weather. Ang halaman, ang puno, tignan nyo. Mahangin na, malamig pa. Yan ang weather ng Australia pag winter. So, okay naman ang mga garden ko. It's looking good. Tinubigan ko na yan. So, okay lang. Okay, balik tayo ulit. As you know, kahit malamig, kailangan i-look after nyo pa rin ang sarili nyo. Katulad nyan, kanina pa ako nagkasing, naligo na ako. So, natidy ko na yung mukha ko, na-moisturize ko na, nalinis ko na, konting ekap-ekap. At, ang pakatandaan ninyo, kapag ka-winter, kahit tinatamad kayo, huwag niyong kalilimutan na gagamit ng lotion. Ito ang ginagamit ko ngayon, kasi nga, napakagaling niya, Intensive Care Deep Restore. See? May mga special nito at the moment. Vaseline at saka, ano pa ba yung isang ginagamit ko before na magaling. So, ito lang, kailangan, lalo pagka ganito malamig ang weather, yung mga siko nyo, yan ang dyan paghahalata na matanda ng mga tao, mga kamay. Nakapaglagay na ako kanina guys, pero pinakita ko lang sa inyo ulit. Pagkatapos, yung mga paano nyo, huwag mo kalilimutan dahil kapag ka ang weather malamig, dyan talagang tuyot na tuyot ang sakong. Kita nyo, yung sakong ko, at least hindi siya dry. Nalagyan ko na rin yung mga legs ko kanina pa, so hindi ko na uulitin para lang pinakita ko sa inyo. Pero talagang pinaka-advice na advice ko sa inyo, lotion talaga sa paa, sa sapon. Kasi yan ang nagka-crack pagka-winter. Lahat naman yata ng lotion magaling, pero mas gusto ko yung extra intensive care kasi nga winter. Pagka summer siguro, you can use the one. Kasi may mga medyo madulas, meron mga madaling ipahid. Pero, meron pa akong isang ginagamit na Firming. Yan. Ginagamit ko yan sa hita. Firming Body Lotion. Yan ang mga ginagamit ko. So, yung guys, so sinasabi ko sa inyo, morning routine, everyday, ganun. Hindi mo kailangan maligo araw-araw, especially kung winter. Pero ako, I prepare to shower. Dahil lalo pati sa gabi, mas mahimbing ang tulog ko. So, yan lang po. At the moment, till later. Kahapon na, i-deliver na yung bagong fridge namin. So, happy ako. Kaya lang, mas malaki yung inalis ko. Mas maraming nalalaman yun. So, ngayong umaga, bubuksan ko itong maliit na fridge na inoon namin kagabi, kahapon. Kasi, kailangan may pasok po yung freezer food na kapagis ko. Pero kung paano ko kukakasarin ko. Madami ko na sa akin. Asawa ko lahat na nagtabili ko sa akin. Oh my God. Grabe. Magtatapon naman ako. Alam niyo guys, dalawa lang kami dito. Pero ang fridge namin dalawa. Tapos meron pa dito. Ganyan. Ano ko ito paglalagay dahil mas maliit yung fridge. Kaya ako lang sabihin nila kasi modern. Ako pa tayo. Ako paglalagay lang ito.
Linisin po kasi yung isang fridge top. Kasi punong-punong din yung napaka. Oh my God. Kaya pala wala nang nakagyan yung kapatid. Kasi nung mag-COVID, yan ang dahilan kaya marami akong stock. Nung mag-COVID, nag-stock talaga kami lahat ng pagkain. Lalo na yung mga frozen boxes. Oh my God, hindi ko tumag-uusap ngayon. Na. Ayan. Sa tinapay nga pala, dahil hindi ako kumakain ng puting tinapay, bumili kayo ng ano, yung sourdough by Helga's. Hindi kayo sisimurahin dyan. Okay. Oh my God. Oh my God, nag-deliver this. So much. Patayin ko na muna yung isang break. Okay guys, nandito na ako sa loob ng bahay. Binuksan ko na yung bagong fridge. As you can see, mas maliit yung size niya. Kailangan maupo ako dahil hindi ko ito See, napuno ko na yung mga freezer. Ang dami pa ng ilalagay pa na pagkain. Kailangan pa itong magamit tong lahat na to kasi binili ito nung ano eh. Nagpapandemic na nagkakaubusan daw ng pagkain. Ayan, marami na naman pagkain. Hindi naman napagluluto. So, yung mga crossing, mga ganyan. Marami po mga frozen na mga ganito kasi very handy yan. Akong chowder. Sabi ko sa inyo, pwede siyang i-frozen eh. Then you can eat it later. Mailabas ko na nga para makain namin ng isa lang. Mabuwasan kayo naman ng piso. Yan. Yeah. Ito ba, pwede na sumaratong taser na to ah. May ka. Dito ko lalagay yung mga meat. Naglalagyan ko na to ng date eh. Okay. February. Nag-inbaka ko talaga ng maraming minced meat sa panahon ng pandemic. So, kailangan lagyan ko yung mga date niya. Pagkadami ng nabili kong minced meat. Nagtabi din ba kayo ng mga pagkain nung nagkakaroon ng pandemic? Wow! Mukha yatang papasok lahat yung okay naman pala. Lata. Mga frozen. Pati yung ibon na ginawa ko na icing para sa asawa ko nakatapos. Ang birthday niya. Pala. Dahil anim na lagyanan to. Oh, that's good. Oh, that's good. Nakamag kasi ako magluluto eh. Ano pag winter. Diba? Adnuga at nagkasya. Siya masyadong maayos. Okay lang.
ka at dyan ka sa pool. Ayos, nagkasya. Salamat po. Ayan na ang ulan. Ang lamig. Good morning, Mother Mary. Sorry, nababasa ka ngayon. Doesn't matter. Nililinis naman kita eh. Pero alam nyo guys, kapag ka umuulan, taas maupo ka dito sa grotto ko. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Very holy. Totoo yan. Ito na lang ang natitira ko dyan sa chocolate powder na yan. So, bubuhos ko na yan lahat. Siguro mga 2 tablespoon yan. Tapos na. At lalagyan ng gatas. Mga 500 mils daw. So, at least kalahati yan ng isang boteng ano. Well, I have to use, I'm just guessing. Pero 500 mils daw. Lakas namin sa gatas, guys. Kasi matakaw kami sa Milo. Saka sa hot chocolate. I think that should be enough. Right. So, paghahalu-haluin lang yan. At lagyan daw ng 3 eggs. So, that is 1. 2. Guys, sinabi lang sa akin to ng asawa ko. So, sinusundan ko lang yung sinabi niya. Nakatatawag din lang ng mami ko. Humihingi na naman siya ng tulong. Palagi akong natatawagan. Ako palagi tumatakbo sa kanya. Hello, madlang people. Balik na naman tayo. Yung asawa ko nag-request na maggawa ako ng mag-bake ako ng chocolate cake. Ako po'y taong hindi mahulog mag-bake ng kung ano-ano. Bihira lang akong mag-bake. Pero pakikita ko sa inyo, pakikita ko lang sa inyo na may binili yung asawa ko na mamahalin na flour. Tignan nyo, hindi siya ordinary lang na flour. Ayan. Mahal ang kilo nito. Ginagamit ito ng mga tao na nagbe-bake na, alam nyo ba yung pandan cake? Ganun. Tapos, nawawala pa yung aking measuring cup. Kaya itong half cup lang ang magagamit ko. Uulitin ko na lang kung ilan siyang scoop. Anyway, so 2 cup kasi. So that's 1 and 2. So that's 2 cups of that self-rising flour. Tapos, gusto niya ng chocolate cake. Ito na lang ang natitira ko dyan sa chocolate powder na yan. So, bubuhos ko na yan lahat. Siguro mga 2 tablespoon yan. Tapos na. At lalagyan ng gatas. Mga 500 mils daw. So, at least kalahati yan ng isang boteng ano. Well, I have to use, I'm just guessing. Pero 500 mils daw. Lakas namin sa gatas, guys. Kasi matakaw kami sa Milo. Tsaka sa hot chocolate. I think that should be enough. Right. So, paghahalu-haluin lang yan. At lagyan daw ng 3 eggs. So, that is 1. 2. Guys, sinabi lang sa akin to ng asawa ko. So,
Sinusundan ko lang yung sinabi niya. Kakatatawag din lang ng mami ko. Humihingi na naman siya ng tulong. Palagi akong natatawagan. Ako palagi tumatakbo sa kanya. Ngayong natapos ko na ang kailangan kong gawin. Of course, as usual, pagod na uli si Henalina. Ay, nako, give me some energy. Bigyan niyo ako ng energy. Kahit anong tablet ang inumin ko, handali ko pa rin mapagod. Yung problema sa puso na yan, sipain ko yan eh. Anyway, susundin ko na si Madam Mother. See you later. Lalabas ko si Lucky. Kasi lately hindi ko ito lalabas eh. Kaya, nagtatampo na sa akin to. Come, baby! Come, mommy! Rub, rub! Ay, no! Come on! Good boy! Good boy! Step up! Good boy! Yan siya, guys! Step up! Ayan! Say hello! Say hello! Step up! Good boy! You love mom? Kiss, kiss, mom! You're my baby boy! I love you! Kiss, kiss! You haven't been out of your cage, have you? Say hello to my friends. Yes. You say hello. Hello. Come on, kiss, kiss, mom. Mwah, my baby. Step up. Step up. Step up. Good boy. You want rub, rub? Oh, I love you. You want a kiss? You want kiss, kiss, mom? Come on, come on. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Huh? You tell these people that you can say, I love you, kiss, kiss, mom, come here. And then you call all our names or you say what you're doing. Okay. Ayan, humarap ka, humarap ka. Dali, humarap ka. Hello po. Hello po. Hello po. Yes. Oh, who's that? Who's that? Hey, step up. I love you. You're my baby boy, aren't you? Ganyan ba? Meron ba kayong birds na ganyan kaamo? Ano lang to, 3 weeks old siya nang biling ko. Ngayon nasa akin nandiyan siya ng 2.5 years. Tinuruan ko siya magsalita. I love you, Baba. What you doing? What you doing? Hey? You're my beautiful boy, aren't you? Okay, shall I take you back now? Ha? Lilipad to pag nakita niya malapit na ako dun sa cage. Oh, kiss mom. Come on, kiss mom. Come on, kiss, kiss. Come on. Okay, you going back? You going back? Okay, come on. Oh, you don't want to go back? Okay, there you go. Dalawa yan, namatay yung isa. Anyway, it's fun to have them. You can teach them to talk. Hello guys, we're here. Kasama ko si Mami. Manonood kami ng sine. Ayan siya. Medyo madilim. The Conjuring ang papanoorin namin. So, nakakatakot. So, see you later. Cloud Baker! Okay, introduce your cake. Yay, the yummy, delicious cake. Wednesday. Cake is the Wednesday cake. Wednesday cake. Oh my God. Oh, my cake is so embarrassment. First time I bake a cake and turns out like that. It's more like a bloody chocolate pancake. Anyway. Ah, perfecto! Ang galing ng asawa ko ah. Tapos, nagluto ako ngayon ng sa hapunan ng curried sausage. Sarap yan. Tapos eh, ano pa ba? Ang kinain ko naman eh yung fried fish. Ngayon, pagod na ulit ako. It's the end of the night, end of the day. Anyway, manonood na ako. Magpapahinga. Babaya. Ngayong natapos ko na ang kailangan kong gawin. Of course, as usual, pagod na uli si Henalina. Ay, nako, give me some energy. Bigyan niyo ako ng energy. Kahit anong tablet ang inumin ko, handali ko pa rin mapagod. Yung problema sa puso na yan, sipain ko yan eh. Anyway, susundin ko na si Madam Mother. See you later. Okay, hiniwaan ko ng kapiraso. Tikman natin. Wala pa siyang icing. Pero tiyak masarap yan.
Perfect, darling. Ayos. Okay, ko ewan ko kung ano nangyari. Parang naupuan. Yay! My cassava cake is finally cooked. Looks a bit burnt. Ayan, konti sunog. Sana masarap.